Hi everyone. Papunta kami ngayon ni Mister sa Barangay Uawon. Puntahan namin yung lupa doon na nabili namin. Meron kasi kaming nabili dati, mga 12 years ago na. Doon sana kami magtayo ng bahay. Kaso may nabili kami dito sa malapit-lapit na sa school. Kaya doon kami nagpagawa ng bahay sa malapit sa school. Kasi ang trabaho ni Mr. ay tricycle driver, mas pabor sa kanya ang doon magawa ng bahay. Napabayaan na namin doon sa Barangay Uawon ang nabili namin lupa, kaya puntahan namin, tingnan namin kung ano nang nangyari doon. Siguro marami ng mga damo. Minsan lang kami pupunta doon, tagal-tagal lang hindi na kami nakabalik, tagal-tagal na talaga. Meron kaming tanim doon na mahogani. Merong saging doon at saka yung dalawang puno ng niyog nakasali doon sa nabili naming maliit lang para sa bahay lang yung nabili namin. Hindi masyadong malaki yun. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Lawaan. Lawaan Banunong ito guys. Ang Dapitan City pala guys ay meron siyang 50 na barangays. Ito ay sakop ito ng Banunong. Ayan guys. Dadaan pala kami dito guys. Magpagasolina itong mister ko sa COL. Tuloy na naman kaming bumabaybay dito sa kalsadang ito. Ito ay ang ospital ng Dapitan City ito guys. Yan. Tapos yung sa unahan ay ang City Hall ng Dapitan City. Dadaan pa kami guys ng dalawang bridge patungo doon sa Barangay Uawon. Ayan guys, ang aming City Hall ng Dapitan City. Ayan. Malapit-lapit na kami guys sa bridge. Ang unang bridge na madadaanan namin ni Mister. Bridge ng Pulo Bridge yung tawag sa bridge ito guys. Ayan, malapit na kami sa bridge. Pulo Bridge. Ayan. Maraming tumatambay dyan sa harap ng city guys. Paghapon, maraming tinda dyan ang mga street foods. Saka masarap ang hangin dyan. Maraming katambay dyan. Ayan ang isla na yan. Maraming bahay dyan guys. Ang isla ang harap buhay. Nasa Barangay Pulo na kami. Dati nag-garden kami doon ni Mister. Nagtanim kami doon ng mga gulay. Pero ngayon sobrang busy na. Matagal na, mga ilang years na kami hindi nakapunta doon. Parang 4 years of 6 years na bang hindi kami nakapunta. Guys, nakadaan na tayo sa pangalawang bridge.
lapit-lapit na kami sa Barangay Uawon. Ito palang kasada na to ay patungo sa port ng Dapitan, pantala ng Dapitan City, guys. Sobrang init ng panahon ngayon, guys. Yung mga damo ay namatay na yung mga damo, guys. Nagsimula na ang yung sa tubig, magkaproblema ng tubig. Sobrang hina na talaga ang agos. Sa umaga dito sa amin, pag umaga walang agos, kailangan talaga mag-ready ng tubig sa gabi para may mailigo yung mga eskwela. Ayan, malapit-lapit na kami sa aming pupuntahan. Daan papasok, guys, ay sa Barangay Uawon na ito, guys. Barangay Uawon. Papasok na kami sa Barangay Uawon. Kung saan nakabili kami. Tagal-tagal na namin nakabili, guys. 12 years ago na. 12 years ago na ang yung lupa na yan. Tinamnan lang namin ng mahogani. Tingnan namin kung ang mahogani na ay gaano nakalaki. Sa 12 years, kung gaano nakalaki ang tinanim namin. Yung last na nakapunta kami dyan ni Mister ay maliit pa yon. Yung mahogani. Ayan, dumating na kami, guys. Sa Barangay Uawon. Ayan, nagtingin-tingin si Mister dyan. Yung mga tanim pala na saging dyan, eh maliit na lang, konti na lang ang natira. Namatay yung iba. Sobrang madamo na ang lugar. Dati, malinis yan kasi ginawa namin garden. Ngayon, hindi na, sobrang busy na talaga. Tinignan niya yung niyog kung marami bang bunga. Kapulot pa siya ng isa. Kailangan na talaga linisin, guys. Pero hindi namin nalinis, balik lang kami sa ibang araw pag yung malaki ang time. Kasi ngayon ay nagmamadali kami, nakuha pa kami ng anak namin sa school. Malapit na mag-uwian. Kaya pauwi na kami, guys. Basta lang makita namin ang lugar. Matagal makuha. Matagal sa paghihintay. Makamainit. Thank you.
tricycle na naglinya dyan guys ay naghintay sa mga eskwela na sa uwian na tanghali na kasi. Yan ay ang kalsada na yan, ay patungo yan sa National High School ng Metan City. Ayan, nagsiuwian ang mga estudyante. Meron kami si Chanti dyan guys, tatlong lalaki dyan sa school na yan. Pero wala silang ano ngayon, hindi sila nagbaon kasi half day lang ang klase nila kasi exam. Nagsiuwian na yun. Yung mga high school anak namin. Yung isang anak na naiwan doon sa bahay, wala siyang klase sa umaga, sa tanghali, papasok siya. Yung eldest namin, kasi sa tanghali yung exam niya. Third periodical test. Ayan, nasa lawaan na kami guys. Malapit-lapit na kami sa school. Baka naiinip na sa paghihintay ang aking grade 1. Madali pa naman mainip yun. Pag maghintay siya ng matagal-tagal. Ayan guys, nasa lawaan na kami guys. Lawaan Banunong, Dapitan City. Ang daming barangay talaga ang syudad ng Dapitan guys. May 50 na barangay. Ayan, nasa Banunong na kami guys. Pupunta pa kami ni Mr. doon sa paaralan ng elementary kasi yung grade 1 namin ay baka tapos na ang klase nila. Baka nainip na yun sa paghihintay. Banunong ito, barangay Banunong. Ang dami talaga ng barangay ng Dapitan City. Ang lawak ng mga barangay dito guys. Guys, malapit na kami sa plaza ng Dapitan City. Nasa harap lang kasi ng plaza ang paaralan ng elementary guys. Yan ang Dapitan City Plaza. Diyan ang mga estudyante mag-practice ng sayaw. Karamihan sa mga estudyante ay mas gusto nilang diyan sila mag-practice. Tapos ng klase ng aking grade 1 guys. Baka nainip na yun sa kahihintay sa amin. Ayan ang simbahan. Yung makikita. Simbahan yan ng Dapitan City. Yung ibang parents, dyan sila maghintay sa kanilang mga anak guys. Kung kailan sila matapos ang kanilang klase, dyan sila maghintay. Ko pero hindi pa natapos ang klase nila guys kaya kailangan ko pang maghintay. O
pupunta ko dito sa plaza. Dito muna ako mag-relax-relax, guys. Yan pala ay ang simbahan kung saan kami kinasal ni Mr. Guys. 2006. Ang bilis ng panahon, matagal-tagal na kaming kasal. Sinusubok na ng bagyo ang aming pagsasama, guys. Wala namang perfect sa mag-asawa, walang perfect na relasyon. Marami talagang mga pagsubok na dadaan. Pero ito pa rin, mahirap talaga, guys, pag may mga anak na. Karamihan kasi sa mag-asawa, madali lang bitawan pang mag-away ang salitang hiwalay. Pero pag may mga anak, ang hirap talaga ang gawin yun. Dahil hindi pwede na ang mga anak ay masasaktan sila, ang maapektuhan sa mga pangyayari. Kawawa talaga ang mga anak, guys. Kaya sa may mga balak dyan na mag-asawa, isipin nyo nang mabuti talaga. Dahil mahirap talaga pag hindi matatag ang relasyon. Maraming mga talaga pagsubok. And guys, balikan ko muna ang aking anak. Baka sila ay tapos na sa kanilang exam para makauwi na kasi tanghali na talaga. Uwi na kami, guys. Pangatlong bridge na ito, guys. Itong aming daanan. Ang aming tricycle ay dito lang namin iiwan, guys. Yung bahay namin ay hindi makapasok doon ang tricycle. Lalakarin lang. Makapasok ang motorcycle, pero ang tricycle ay hindi. Kaya dyan lang namin iiwanan yung tricycle ni Mr. Guys. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Bye-bye. God bless everyone. Thank you ulit.